matagal nang alam. Yun ang rason po kung bakit hindi kayo uobra at hindi kayo umuobra sa lahat ninyong mga ginagawang propaganda against. Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Pag-usapan po natin itong balita dito sa Philippine Star, oh, tungkol kay nanay. Yung mga balita po tungkol kay nanay, parang virus. Walang tigil. Di ba? Umuulan ng balita, mga kababayan, basta't may balita lang. Laging naka-float yung yung pangalan. Trying hard talaga yung mga handlers po ni nanay. ano itong sinasabi ni nanay? Sabi dito, Robredo prefers face-off with Bongbong in 2022 polls. What? Ito kasi, pinalabas ninyong statement kasi nakatunog kayo, kaya face off na lang. Pero yung una ninyong intention, kayong mga pinklawan, is to delete the name of Bongbong Marcos. Kung hindi, bigyan ng kalaban para... Di ba? Para i-confuse yung mga tao at doon magkaroon ng mga spoiled ballots. Di ba? And disqualification cases na ipinail kay Bongbong Marcos. O ngayon, on Monday, tawag dito, January 17 kasi, magpapalabas na ng decision yung COMELEC. Siguro natunogan ninyo ano na hindi favorable sa inyong ano mithiin. Kaya palabas kayo ngayon ng statement na si nanay prefers face off with Bongbong Marcos. Kunwari pa kayo. Ito ang ibig sabihin nito. This is actually a sign of surrender. Surrender na niya. Labanan na lang natin na niya. Face off. Hindi man natin mapadisqualify. At yung mga itinanim natin ng mga noisans na Marcos. Dinilit ng comedic. No choice na niya tayo. Ang problema natin ngayon, siguro yun ang mga statement ng mga handlers ni nanay. Problema natin ngayon, wala na tayong Bautista. Ininaumuwi si Bautista po, yung dating chairman na nang buksan ng asawa, kaya nagkaiwalay ng asawa eh. Nang buksan yung aparador, biglang bumulwak yung limpak-limpak na salapi. Tumakas pa Amerika yung ulupong. Amigo sa inyo. Oh, basahin natin ito. Vice President Lenny Robredo prefers to have another face-off with former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. instead of him getting disqualified to run in the upcoming presidential race. O, kita ninyo? Di ba admission ito, mga kababayan, na unfavorable sa kanila yung magiging desisyon ng COMELEC. Natunogan siguro po. Ano yan niya? Talagang nuisance cases niya ito. Di ba? I do not want to comment on the disqualification case, but if you were to ask me, di man po kami nagtatanong sa iyo.
Ikaw man lang nagsabi nito para pagtakpan yung talagang original intention ninyo. Kaya lang, hindi yata uubra. But if you were to ask me, I would like to defeat him in the elections to put an end to this. Lomi said in a mix of English and Filipino over CNN Philippines sa interview, mga kababayan. Asked what she wanted to put an end on, Lomi cited the false narrative that she cheated in the 2016 presidential vice presidential race. Niyano pa nangyari noon? Kitang-kita ngayon eh. Di ba? Oh. Sa crowd pa lang, alams na. Hindi nga kayo mga lahating dito nga sa Bicol Region nang mag-motorcade, ilan yung mga sumama sa inyo? At ilan yung motorcade na sumama sa yung caravan na sumama kay Bongbong Marcos? Tapos yung isang supporter ninyo nag-infiltrate pa doon sa caravan namin. Ang bilis ng isang ano? Ang isang sasakyan, private ano, van, ang bilis. May marka pa. May pink. Tapos, afterwards, mga kababayan, yung mga nadaanan namin na mga ilang barangay, hindi man niya nakaya. Binigyan ng mga pink ribbon, tapos tarpaulin, gumaganon-ganon. Eh, siguro, binigyan yun ng mga ilang tigpa 500 yata para gumanon. Eh, lahat ng epekto sabi ko sa inyo, you just compare the caravan and then the surveys, street surveys, hindi ka mga lahat eh. Di ba? Pati sa mainstream ano survey ng lahat ng mga survey firm is WH. Pulse Asia, yung bago, Publicos, pati yung Octopus nag-research, mga eskwilahan. Ano yun? Doon lang sa ano, pa-survey ng Manila Bulletin, alam nating dilawan, biglang lumamang ng sa tweeting. Wala mang maniwala. Ngayon wala mang nag-discuss sa mainstream. Sila nga lang sa Manila Bulletin. Ano yung mga... Ano man ang gusto mong i-prove yung narrative na ano? Kahit saan tingnan. Yun ang napakalinaw na proof, patunay na iba yung nanalo talaga. Una, kitang-kita doon sa piglang paghang ng PAK! 1 million lead niya, no? Kinaumagahan, mga kababayan. Erase. Alang yan. Even if I had already won in the Supreme Court several times, this is still the narrative that he is pushing. Anong? That is only part. Yung mga desisyon ng hindi pa man tapos hanggang ngayon. Dahil sa delaying tactics ninyo. Kaya nga, inis na ngayon yung mga mamamayang Filipino. And that's the reason why lagi kayong kulilat sa survey. Ipinapakita ngayon ng mga mamamayang Filipino kung sino talaga yung nanalo in 2016. Yun ang ibig sabihin ng Lumi. So it is important to defeat him in the upcoming elections in order to once and for all stop what he is doing of making people believe the narrative that he wants to push. Baliktad po. Kayo yung gusto ninyong
papaniwalain kayong mga dilawan na gusto pa sa inyo ng mga mamamayang Filipino, where in fact, kayo nga po, nagpalit na ng kulay. Amigo sa inyo, during the interview, Law may describe online disinformation as one of the more difficult challenges her campaign is facing. Anong disinformation? Kayo yung mahilig sa paggawa ng mga kwento-kwento? Oh, do yung pumunta ka nga doon sa audit. Kumusta na pala? Yung relief operations ninyo, yung naipon ninyo, wala na yatang progress, nakalimutan na yung... Kala namin, babalik kayo doon uli. Ano na? You see? Kailan kayo babalik doon? Amigo sa inyo, we know that there are many fake accounts right now in that social media is working on algorithm so the distribution channels are saturated and the people are not given enough opportunity to really know what is right and what is wrong. Ikontrolado ninyo yung pati yung social media, Facebook, kalyado ninyo yung Rappler, tapos yung kalyado ninyo pa? Verifiles? Anong pagproblema ninyo? Yun ang chicken pox ng chicken pox? We need to double our efforts to make it known to people what is true and what is not. Alam na po ng taong bayan kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. Matagal nang alam. Yun ang rason po kung bakit hindi kayo uobra at hindi kayo umuobra sa lahat ninyong mga ginagawang propaganda against the Marcoses. Hindi maniwala. Di ba? Kaya nga yung mga propagandista ninyo, mga taga Supreme Court pa dati, wala. Ang resulta kay Bongbong Marcos, baliktad, lalong sumikat si Bongbong. To a very large extent, I was successful in uniting not the presidential candidates, but the very many groups. Anong the very many groups? That are behind our candidacy now. I said, if I was not able to unite the presidential candidates, at least we are trying to unite the people. Ini, yung konti nga, hindi mo mayunite yung tao pa. Si Lumi naman. Ha? Paano mo i-unite yung napakaraming mga Filipino na yung iilan nga, hindi mo mayunite? Sabi ko nga, hindi nga kayo magkapartido, iniwan mo yung LP. Independent ka, si Kiko, Vice President mo, LP. Ano nangyari doon? Paliwanag mo nga. Di ba? At si Kiko, lumalakad ng siya rin. Ang kasama, hindi ka man. Pumunta kay Odet. Noon sa Odet, yung mga sinalanta ni Odet. Ang kasama, si Xiaowi. Maniwala pa ako kung ma-invite mo uli si Marujas. I-support ka. Di ba? Baka maniwala pa ako. Ngayon,
You are speaking of impossible things. Why? Hindi mo na-unite yung mga kasama mo sa partido. Kanya-kanya kayo. Maglakad kayo. Asan pala yung mga senatorial candidates mo? Kanya-kanya rin, ano? Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ngayon, ito, may isa pa ritong pasaway. Bigay ko rin sa inyo itong assuming na si Walden Bello. Inulit na naman niya yung sinabi noon, Vice Presidential aspirant Walden Bello will be the first to go to opposition should both he and Ferdinand Bongbong Marcos win in their respective positions in 2022 national elections. What? Baka anong tawag doon? Namamatanda ka na? Nagdi-delirium ka siguro sa pangarap na you will win as vice president? In an interview in Teleradio, Bello said he cannot work with the President Marcos. Of course. Hindi man mangyayari po yun, assuming ka. Bakit? Di ka man po mananalo? Tingin mo mananalo ka? Sabi ko sa iyo, Walden, dapat nga i-delete na lang yung pangalan mo kasi sayang yung tinta. Sayang. At yung mga tao na magka-canvassing, di ba? During the election, canvassing, yung mga tao doon sa presinto, mapapagod pa sa kababasa ng mga boto na lahat naman itlog. Sa first salvo pa lang ng canvassing, siguradong hindi nababanggitin yung pangalan mo kasi wala mang score. Diba? Assuming ka na makakatrabaho mo si Bongbong Marcos, namamatanda ka na ba? Magpakwan ka muna sa albularyo. Magpagamot ka muna, that should be made very clear na the return of Marcos to power is not something I could accept. Niyano naman, walang inikawalan kung hindi mo matanggap. Hindi mo man siya matanggap, tanggap ng milyon-milyong Filipino. And in fact, yung mga ratings niya sa voters preference, kung bibilangin natin sa boto ng mga registered voters, siya ang pinakaano, more than double the votes of Digong in 2016. Ano ang calculation ng mga ano? Kasi siyempre dumagdag yung mga botante. It is around mga 35 million votes. Yan ang pinakamataas na botong nakuha ni ano, yung top notcher para senador. Si Villar, 25 million. Ngayon. Mga 35 million votes. Sa calculate, hindi po ako nag-calculate niya na. Hindi. With 60 million registered voters, more than 50% of the total voters, registered voters, mga kababayan, ang pwedeng makuha ni Bongbong Marcos. So, mga around 35 million votes. Paano kayo mananalo? In Lumi, sa estimate, doon sa mga ano, makakakuha lang siya mga 9 million. Paano? Imagine, 35 million as tapos sasabihin ng abogado ni nanay. Tapos ngayon sabi, face off, showdown. Walang showdown po. Ang showdown po ninyo, doon sa ano, pangalawa,
Walang siyudan po sa top position. Sa pangalawa, bala na kayo dyan kung sino, si Yurmi or si Manny. Pilit ninyong dinidikit yung pangalan ninyo kay Bongbong Marcos. Yun ang strategy ng mga handlers ninyo. Hindi na po yun, obra. Hindi na. Promise. Bumantot ng bumantot kasi kayong mga dilawan. Kahit pa mag-pink kayo, mabantot pa rin kayo. Shot pa rin kayo sa...